Pang-anim, ito rin mahalaga. At magbibigay tayo ng halimbawa sa pang-anim na ito. Magre-reflect tayo sa ating kasalukuyang panahon na subhanallah, napakalaking sakuna. Lalo na sa ating sa mga kabataan, sa mga kabataan natin. Itong pang-anim na masamang epekto ng paggawa ng kasalanan. Dhahabul haya. Pagkawala ng hiya ng taong gumagawa ng kasalanan. Subhanallah. Yung modesty, hiya, kahihiyan, nawawala. Yung taong, subhanallah, gumagawa ng kasalanan at hindi nagbabalik loob at publiko niyang ginagawa ang kasalanan, nawawala yung haya. Itong haya sa Arabic, hiya o modesty, katangian to na pansariling katangian nasa puso ng isang tao. Kapag nawala ito sa isang tao, para siyang, subhanallah, masakla pa sa hayop. Ginagawa niya na ang mga karumalduman, mga kasalanan. Dahil hindi na siya, wala na siyang kahiyan. Wala na siyang hiya, hindi na siya nahihiya sa mga tao. Tignan niyo lamang sa panahon ngayon, isa sa napakalaking sakuna o suliranin sa mga kamusliman, sa mga kabataan lamang, sa panahon ngayon na social media, pagtitiktok ng ating mga kabataan, mga Muslim o mga Muslima, pasintabi-tabya, Facebook, social media, TikTok, may mga anak tayo, mga kababaihan tayong, subhanallah, gabayan at patawarin nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, na nakikisabay sa mga kufar, nagtitiktok, sumasayaw, nakahijab, o di kaya nakakumbong, nakaveil, nagmi-music, nagtitiktok, nasaan ang haya? Subhanallah. Lalo na sa mga kababaihan, ang isa sa pinakamahalagang katangian ay itong haya, modesty. Kapag nawala ito, itong modesty, hiya sa kanilang mga sarili, subhanallah. May mga kabataan tayong, subhanallah, nagagawang mag-TikTok. Bakit? Dahil nawala yung, dahil sa mga kasalanan, at tumigas na yung kanilang mga puso at nawala na yung haya na itong tinutukoy natin. At marahil kinukonsente ng mga magulang. May mga nagsasabi at ito'y makatotohanan. Sa panahon ngayon, 10 years old, 11 years old, meron ng mga nasa haram relationship na o di kaya meron na daw mga ex. Subhanallah, totoo. Ikumpara natin noon sa ngayon, subhanallah, pagiging matindi ng mga fitna sa panahon ngayon, na ang mga kabataan natin ginagaya na ang mga kufar, iyadang bilang. Mas masakla pa. Mas masakla pa, subhanallah. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kabataan. Pangalagaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kabataan. Lalo na ang ating mga kabataan, mga kababaihan, mga Muslima, na naway maunawaan nila ang relihiyong Islam.